Yo! What's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ang pag-uusapan natin ay shaft earthing device. Below 80 millivolts indicates proper earthing. This is the first thing I do when cleaning shaft earthing. Switching on the circuit breaker of turning gear. Select switch from local to remote. Then engage this gear. Siya nga pala mga kamismo, bago ako mag-proceed, yung mga babanggitin ko dito ay familiarization lang. Dahil based sa experience ko, iba't ibang barko ay iba-iba rin yung indication ng good parameters nito. Kaya much better kung magbasa kayo palagi ng manual. Sa mga previous ship na nahawakan ko ay meron lang kaming isang slip ring. Pero ngayon ay meron kaming dalawa. Bali ayan mga kamismo, lilinisan ko lang ito gamit ang clean cloth plus electrical quick dry na panglinis. Yung slip ring na yan mga kamismo ay 100% silver. Dahil ang silver ay considered na best conductor para sa electricity. Ininstall ang shaft earthing system upang maprotektahan ang bearing ng main engine laban sa corrosion. Nagkakaroon kasi ng potential difference sa shaft at sa hull ng barko. Kaya yung mga nagsisirculate na current tsaka yung mga excess voltage ay dito na sa earthing system na pupunta, hindi na sa mga bearings. At kung gusto nyo ng mas detalyado mga kamismo na pag-explain ay meron akong video nito sa aking YouTube channel. Search nyo lang yung El Mismo. Makikita nyo rin doon yung mga common troubleshooting dito sa shaft grounding. Ito pala yung brush mga kamismo, then nililinis ko lang ito, then chinecheck ko yung status kung okay pa ba. Kung pudpud na ng sobra ito mga kamismo ay kailangan na itong palitan. Yo, what's up mga kamismo? Tapos na ako maglinis ng shaft grounding namin. Bali, doon naman ako sa may pickup sensor. Ito na yung mga slip ring. Malinis na yan. Tsaka yung sa kabila. Doon naman ako. Cleaning time naman ng pickup sensor. Ang cleaning time nito ay every nasa anchorage o kaya nasa port. Yun kasi yung pinaka-safe na time dahil nasa flywheel ito. Basic lang din naman yung cleaning nito at ng maintenance. Linis-linis lang, tanggalin lang yung grasa at i-check lang kung nagpa-function pa yung mga sensor nito. May indication light yan kamismo. Kuminsan kasi ay nagkakaroon ng trouble or error sa aming engine control monitor dahil nabablock na yung mga sensor nito. Kuminsan naman ay napuputol yung wires. Na-experience ko pa nga dati na nagkaroon ako dito ng low insulation sa 24 volts ko. Dahil yon sa wire ng pickup sensor, nagkaroon ng sugat tapos dumikit sa bakal. Dahil yon sa vibration mga kamismo. Ito pala yung purpose ng controller. Yan, para ma-adjust at ma-access yung mga pickup sensor. Tapos tinitingnan ko lang din yung ilaw kung nagpa-function. Indication yon na nasa good working condition yung mga pickup sensor namin. Hindi ko na masyadong inelaborate mga kamismo yung mga system na ito. Para hindi naman kayo maboring masyado. Basa-basa lang din kayo ng manual pag nakasakay na kayo. Tapos na mga kamismo, i-off ko na ngayon yung turning gear. Kung interesado kayo sa mga troubleshooting, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. El Mismo yung pangalan ko dun. Maraming troubleshooting dun na video. Yun lang. Dito na lang. Basta muli. Bye-bye.